Anong ginagawa ng isang mahirap dito? At saka ano yung suot-suot mo? Merong dress code na sinusunod dito sa restaurant. This is only for the rich people. A poor woman like you cannot afford an exclusive and the fancy food in this restaurant. So get out! Masungit na wika ni Katrina kay Ginang Marilyn at napakunot na lamang ang noon ng matanda sa sinambit ng babae. Ganyan ka ba talaga umasa sa mga customer niyo dito sa restaurant? Napakadesente mo ngang manamit, ngunit ganyan ang ugali mo. Wika ni Ginang Marilyn kay Katrina. Napangisi si Katrina sa tinuran ni Ginang Marilyn at inis na nagsalita sa matanda. Hello! As if may pakialam ako sa'yo. Get out! Isa kang basura sa lipunan. At saka, hindi mo naman afford na makakain sa ganitong kagarbong restaurant. Kung ako sa'yo, tama ng pagpapantasya, lumabas ka na lang. Baka mamaya masukap pang mga customer namin kapag nakita at naamoy ka. Sigaw ni Katrina sa matanda at inulak pa nito si Ginang Marilyn. Teka, may hinihintay lang ako. Pwede naman ata ang tulad ko dito. Wala namang masama. Pagdadahilan ni Ginang Marilyn sa dalaga. Nako, baka magnakaw ka pa dito. Kasalanan ko pa. Lumabas ka na nga lang kung ayaw mong ipakaladkad kita. Pagbabanta ni Katrina sa matanda. Teka lang! Pagpupumiglas ni Ginang Marilyn. Kinaladkad ni Katrina ang matanda at sinabunutan pa nito si Ginang Marilyn. Sinabi ko na ngang hindi nga pwede ang kagaya mo dito. Guard! Pakikaladkad nga ito dyan sa labas! Sigaw ng dalaga at galit na galit ito. Itinulak pa ng dalaga si Ginang Marilyn dahilan upang mapaupo ito sa sahig at tumamang likod nito sa isang upuan. Aray! Daing ni Ginang Marilyn at napahawak ito sa kanyang likod at saka dahan-dahan tumayo. Ginang, lumabas ka na lang po! Wika ng gwardya at pinalabas ng sapilitan si Ginang Marilyn. Awang-awang nakatingin ang isang janitress na si Rhea sa matanda at hindi na ito nakatiis pa, kaya kaagad itong lumapit sa kinaroroonan ni Ginang Marilyn. Kuya, dahan-dahan naman po, nasasaktan na si nanay oh. Hayaan mo na lang po siya. Pakainin niyo po siya at lahat ng magiging bill sa lahat ng kakainin niya, ako na lang po magbabayad. I-charge niyo na lang po sa akin at ibawas sa sasahurin ko. Hindi na kayo naawa sa matanda. Tingnan niyo nga si nanay oh. Ginaganyan niyo pa. Tura ng dalagang si Rhea sa mga ito at kay Katrina. Wow, ang lakas mong magsabi ah. As if naman may pambayad ka. Isang janitress ka lang dito. As if naman afford mo na bayaran lahat ng kainin ng matandang yan. Eh baka nga kulang pang sahod mo sa kakainin ng matandang yan eh. Tama na Rhea, dream on. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Hero? Pangiinsulto ni Katrina kay Rhea. Naaawa kasi si Rhea kay Ginang Marilyn dahil may lola din siya. Ngunit pinalabas pa rin sila ni Katrina. Ilang sandali pa ay dumating na si Tyler at hinanap nito ang kanyang ina. Laking gulat ng binata nang makita ang kanyang ina na nasa labas ng kanyang restaurant kasama ang janitress na si Rhea at ang kanyang nobyang si Katrina. Bakit nandito ang mommy ko sa labas? Kaagad na tanong ni Tyler at hinawakan ng kanyang ina na pinapakain ni Rhea. Mommy mo siya? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hon, kailan mo ba ako ipapakilala sa mommy mo? Ilang taon na tayong mag-girlfriend at boyfriend, never ko pang mamit ang mommy mo. Siguro kinakahiya mo ako, no? Pabebeng wika ng dalagang si Katrina sa kanyang kasintahan na si Tyler. Si Tyler ay isang mayamang binata. Ito din ang nagmamay-ari ng isang 5-star na restaurant na talaga namang dinadayo ng mga tao dahil sa eleganteng ambiance ng restaurant at masasarap na putahe na kanilang isiniserve sa kanilang mga customer na siyang binabalik-balikan ng mga ito. Kasintahan ni Tyler ang manager ng restaurant na si Katrina.
Bait-baita nagdalagang si Katrina kapag kaharap ang kasintahan ni si Tyler na Animoy Santo sa sobrang bait at hinhin kung kumilos. Magaling naman sa customer service si Katrina, lalo na sa mga mayayaman na customer. Pero pag mukhang mahirap ang customer at walang pera, ay tinataboy ng dalaga kahit na hindi siya sigurado kung tama ba ang kanyang hinala, lalo na't bumabase lamang ang dalaga sa kasuotan at pananamit ng isang customer. Han, darating din tayo sa puntong yan. Sa ngayon ay abala pa kasi si Mommy sa pag-handle ng other businesses namin. Dahil si Daddy katuwang si Mommy. Don't worry, kapag may oras na si Mommy, I promise, I'll introduce you to her. Maybe next week, ipapakilala kita kay Mommy dahil balak niya din na bisitahin itong restaurant at doon na lang kita ipapakilala. Wika ni Tyler sa kasintahan at natuwa naman si Katrina sa sinambit ng kanyang boyfriend. Dahil noon pa man ay nais na ni Katrina na makilala ang pamilya ni Tyler. Ngunit madalas walang oras ang mga ito at abala sa kanilang mga negosyo. Matapos noon ay umalis na din kaagad si Tyler para alamin ang mga kailangan sa kanilang restaurant. Si Tyler ay isang mabuting binata. Kahit mayaman ito, ni minsan ay hindi ito nanapak ng kanyang kapwa na siyang kabaliktaran sa ugali ng kanyang kasintahan na si Katrina. Mata pobre, maarte at masama ang ugali ng dalaga, lalo na sa mga mahihirap. Ngunit sa tuwing kaharap ang nobyong si Joshua, ay umaakto ito na tila ba isang mabuti at mapagkumbaba. Samantalang ang totoo ay matapobre ito at masama ang ugali. Isang araw habang abalang lahat sa kanilang trabaho, bigla na lamang narinig ng mga ito ang pagpapahiya ni Katrina sa isang customer na kakapasok lamang. Bakit pa ayaw mo akong papasukin dito? Takang tanong ng customer kay Katrina. Nakapamewang naman na sumagot si Katrina at taas kilay itong tumingin sa babae na may panlalait. Hindi ko gusto ang suot mong damit. Super cheap. At nakikita ko na hindi mo afford na kumain sa ganitong kamahal na kainan. Sa kabilang kanto doon, may maliit doon na karinderiya. Doon ka bagay. Doon bagay ang tulad mong walang pera. Pangiinsulto ni Katrina sa babae at napailing naman ito. Porkat ganitong pananamit, nilalait mo na agad? I am so disappointed with this classic restaurant. Naiiling na wika ng babae. Tumawa naman ng malakas si Katrina at wala itong pakialam kahit na pinagtitinginan na siya ng iba pang mga customer. Classic? For your information, hindi lang classic itong restaurant na pagmamayari ng boyfriend ko. This is a 5-star restaurant at kilala ito. Kaya nga hindi nakatakataka kung may isang mahirap na katulad mo ang magka-interes na pumasok sa ganito. But sorry, hindi ka pwede dito. Baka mamaya may mawala pa sa mga customer namin ng dahil sa'yo. Wika ni Katrina at masamang tinignan ng babae. Dahil sa ines ay umalis na lamang ang babae at doon ay nagbulungan ng ilan sa mga customer. Masama silang tinignan ni Katrina. Nawala na ako ng ganang kumain. Wika ng magkasintahan na customer at umalis ng mga ito. Sakto naman ang dating ni Tyler. Nagtataka itong tumingin sa magkasintahan na customer na paalis ng kanyang restaurant at kaagad na nagtanong ang binata. Anong nangyari? Kunot noong tanong ni Tyler sa kanyang kasintahan na si Katrina. May pumasok kasi na pulube kaya siguro nawala ng gana yung customer. Kaya pinaalis ko na kaagad yung pulube. Alam mo naman ako, alive pagdating sa mga manggugoyo. Wika ni Katrina kay Tyler at kumapit pa sa braso ng binata. Pulube o mukhang pulube? Sinabihan na kita, Katrina. Huwag kang basta-bastang manghuhusga ng mga customer. Karaniwan pa naman sa mga mayayaman na hindi mo mahahalata dahil ikinukubli nila. Dahil sa takot na ma-hold up o madukutan, kaya dapat fair ka sa lahat ng customer. Wika ni Tyler kay Katrina. Kaagad na natahimik si Katrina sa tinura ng kanyang nobyo. Ngunit hindi ito nagpatinag at nagdahilan pa ito sa binata. I know na mahirap yung taong yon. Wala ngang maayos na pananamit at saka lahat naman ang ginagawa ko para naman sa magandang kapakanan ng restaurants mo ah. You know me well. Ayoko sa mga taong alam kong makakasira sa image mo. Iniisip ko lang ang mga possibilities na mangyayari kung sakaling may makapasok na mahirap dito sa loob ng fancy restaurant mo.
Hindi sanang mamaliit ako ha. Kasi mamaya, baka may gawin silang hindi maganda. Kaya gusto ko lang siguraduhin na maayos ang lahat. Pangangatwira ni Katrina kay Tyler at nagpapaawa pa ito sa binata. Napabuntong hininga naman si Tyler at saka kalmadong nagsalita sa kanyang nobya. Alam ko naman ang ibig mong sabihin. Nauunawaan ko ang nais mong iparating. Ang akin lang, hindi lahat ng nakikita mo sa panlabas ay yun ang nasa niloloob ng isang tao. Matuto kang kilalanin mo ang isang tao bago mo tuhusgahan. Dahil baka yung akala mo ay mali pala. I'm so thankful that you're doing your job, pero tandaan mo, Katrina, ang pagiging sobra ay masama. Sige na, I need to go now. I need to take some rest. After your work, baka hindi na kita maihatid ngayon. Kailangan kong sunduin si Mommy. At isa pa pala, please prepare, baka mapaaga yung pagpapakilala ko sa'yo kay Mommy. I love you. Paalala ni Tyler kay Katrina at matamis na nagpaalam sa dalaga. Natahimik naman si Katrina sa mga binitawang salita sa kanya ng kasintahang si Tyler. Ilang beses na din naman itong pinagsabihan ng binata, ngunit tila ba hindi iyon pinapakinggan ni Katrina at mas pinakikinggan nito ang kanyang sariling pananaw sa buhay. Ilang beses pang nangyari ang ganong bagay at madalas pagdiskitahan ni Katrina ang mga mahihirap. Isang hapon habang naglalakad si Katrina ay hindi nito napansin ang karatulang nakalagay sa gilid ng isang parte ng restaurant at nadulas ito. Sobrang galit na galit si Katrina at ipinatawag ang salarin sa nangyari. Ma'am, pasensya na po. Hindi ko po talaga sinasadya. Naglagay naman po ako ng sign na madulas ang parteng yan dahil kakapunas lang po kasi kabilin-bilinan mo po ay dapat malinis ang bawat parte nitong restaurant. Kaagad na paliwanag ng janitress at kaagad na humingi ng pasensya kay Katrina. Rhea? Ikaw yung matagal na dito, hindi ba? Sa susunod, ayusin mong trabaho mo ah, para walang nadidisgrasya. At saka pakipunas ulat, sobrang dumi ng pagkakalinis mo. Kasing dumi mo. Galit na tura ni Katrina. Pasensya na po, paghingi ni Rhea ng dispensa. Hindi na lamang sumagot pa ang janitress na si Rhea, sa halip ay sinunod na lamang nito ang sinambit ni Katrina. Ngunit laking gulat ng dalaga nang biglang ibuhos sa kanya ni Katrina ang tubig na madumi. Pasensya? Sorry ah. Hindi kasi ako nadadaan sa ganyan. Yan ang nababagay sa'yo. Ines at galit na wika ni Katrina. Naiyak na lamang si Rhea at masamang tumingin kay Katrina na ngayon ay pabalik na sa front desk. Ayos ka lang ba? Halika, magpalit ka. Sama-sama talaga ng bruhang yan. Wika ng katrabaho ni Rhea at inis din ang mga ito kay Katrina. Sumusobra ng babaeng yan. Akala mo kung sino ko umasta. Palibasa girlfriend ng may-ari kaya malakas ang loob. Wika ni Rhea at masamang nakatingin kay Katrina na ngayon ay abot langit ang ngiti habang nakayapo sa binatang si Tyler. Napansin naman ng binata ang basang-basa na si Rhea at dahil may mabuting puso si Tyler ay nilapitan nito si Rhea. Ano nangyari sa'yo? Bakit basang-basa ka? Takang tanong ni Tyler at kaagad na tinanggal nito ang kanyang jacket at saka inilagay kay Rhea na nangangatog na dahil sa lamig. Bakit hindi mo sir tanungin yung girlfriend mo? Sagot ni Rhea at sa puntong yon ay hindi na nakapagpigil pa ang dalaga. Si Katrina? Ano naman ang ginawa niya? Gulat na tanong ni Tyler at kaagad na tinawag ang girlfriend. Yes, hon? Taas kilay na tanong ni Katrina at nawala ang ngiti nito sa labi nang makita nito na suot-suot ni Rhea ang jacket ng kanyang boyfriend. Ano na naman tong ginawa mo? Bakit basang-basa to si Rhea? Tanong ni Tyler at laking gulat ni Rhea dahil alam ng binata ang kanyang pangalan. Ngunit napagtanto niya na meron pala siyang suot-suot na ID. Napairap naman sa hangin si Katrina at tila ba walang pagsisisi sa kanyang mukha. Eh, hindi kasi niya ginawa ang trabaho niya. Hamakin mo, ang dulas-dulas ng sahig, pero walang sign kaya nadulas ako. Pagsisinungaling ni Katrina. Kasalanan ko ba na bulag ka?
Napaka-edukada mo pero hindi ka marunong magbasa. Sir Tyler, kahit sino pong tanungin, may sign ako nilagay. At kung tutuusin hanggang ngayon, nandun pa din. Di lang talaga nagbabasa si Ma'am Katrina. Pero kahit na ganun, humihingi po ako ng pasensya sa kanya. Pero ganito ang ginawa niya. Binuhos niya sa akin lahat ng maduduming tubig at minaliit pa ang pagkatao ko. Umiiyak na paliwanag ni Rhea at hindi nito napigilan ang kanyang sarili dahil sa galit. Napailing naman si Tyler at saka humingi ng pasensya kay Rhea at sa harapan ng mga ito, doon ay pinagsabihan ni Tyler si Katrina. I'm sorry for what happened, Rhea. Ikaw, Katrina, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, bawasan mo ang pagiging matapobre mo. Hindi lahat ng tao matitiis ang ugali mo. Don't give me a reason to doubt you. Katrina, I love you because I saw your good character. At sana wag mo kong bigyan ng rason para mag-isip na baka mali ako ng pagkakakilala sa'yo. Humingi ka ng pasensya kay Rhea at pakiusap. Ayoko nang mauulit ito. Kahit girlfriend kita, wala kang karapatan na manapak ng ibang tao, lalo na ng mga empleyado ko. Tandaan mo, pare-pareho lang kayong nagtatrabaho dito. Huwag mong hintayin na ako mismo ang magpapatalsik sa'yo dito. Wika ni Tyler at hindi to makapaniwala sa ginawa ng kanyang kasintahan. Humingi ng pasensya si Katrina kahit na tila ba bigat na bigat para sa kanya. Umalis naman na si Tyler at pinagtitinginan si Katrina ng mga tao dahil napahiya ito. Anong tinitingin-tingin nyo? Leche, mga mababang uri! Galit na sigaw ni Katrina at umalis ito doon dahil sa kahihiyan. Natuwa naman ang mga ibang empleyado dahil sa ginawa ni Rhea. Ang galing mo naman, girl! Napahiya tuloy yung bruha! Nakangiting turan ng mga katrabaho ni Rhea. Ngumiti naman si Rhea at saka nagturan. Tama lang sa kanya yon. At saka hindi sa lahat ng oras, tatahimik lang tayo. Pare-pareho lang tayong empleyado dito. Mabuti nga't hindi yon kinampihan ni Sir Tyler eh. Akala ko hindi niya pagsasabihan. Wika ni Rhea at napangiti pa. Di naman konsentidor si Tyler. Mabait siya at mapagkumbaba. Ewan ko nga't bakit yung bruha pa na yan ang naging nobya niya. Samantalang napakademonitan yan. Hindi sila bagay. Wika ng katrabaho ni Rhea. Natahimik naman ang dalaga at nagpa siya na magbihis na lamang. Si Rhea ay isang janitress sa restaurant na yun ni Tyler. Simula noon ay nagtatrabaho na si Rhea bilang janitress. Maganda at simple lamang si Rhea na siyang kinagigiliwan ng ilang mga kalalakihan. Ngunit para kay Rhea ay wala pa siyang panahon para sa ganong bagay dahil abala pa si Rhea sa pagtupad sa kanyang mga pangarap sa buhay. Samantalang matapos ang pangyayaring yon ay naging mainit na ang dugo ni Katrina kay Rhea, subalit hindi naman nagpatinag sa kanyang dalaga. Hanggang isang tanghali, kinausap ni Tyler ang kasintahan at sinambit ang isang magandang balita. Hon, mamayang gabi daw ay dadalaw si Mommy dito sa restaurant at nais niya na makilala ka, so please prepare. Wika ni Tyler sa kanyang kasintahan na si Katrina. Labis na naman na natuwa ang babae sa tinuran sa kanya ni Tyler. Really? I will do my best to impress your mom. Masayang wika ni Katrina at mababakas ang excitement sa mukha ng babae. You don't have to do anything special, Katrina. Just be true to yourself. Hindi mo kailangan i-impress si Mommy. Magpakatotoo ka lang. Wika ni Tyler at paalala nito sa nobya. Noted, hon. Don't worry. Wala akong gagawin na ikasisira ko. Wika ni Katrina at matamis na umiti kay Tyler. Okay, I'll go now. Paalam ng binata, tumangon naman si Katrina bilang tugon. Bilang paghahanda ay kaagad na nag-utos si Katrina sa mga empleyado. Linisin niyo ang bawat sulok nitong restaurant. Huwag na huwag kayong titigil sa paglilinis hanggat may nakikita kayong dumi. Utos ni Katrina. Dahil nais ni Katrina na magpakitang gila sa ina ng nobyong si Tyler kung kaya't pinalinis nito ang bawat kasulok-sulukan ng restaurant na akala mo naman ay sisilipin ng ina ni Tyler. Anong meron? Bakit aligagay yung mga tao?
Takang tanong ni Rhea sa mga kasamahan. Ewan ko, basta-basta na lang nag-utos si Ma'am Katrina. Sige na, tumulong ka na at baka mapagdiskitahan ka na naman. Wika ng katrabaho ni Rhea at kaagad naman na kumilos si Rhea. Aligaga ang lahat dahil sa biglaang pagpapalinis ni Katrina. Dito pa, oh, madumi! Sigaw ng dalaga at kaagad naman iyong nilinis ng mga empleyado. Matapos ang isang oras sa paglilinis ay natapos din ang mga ito. Pagod na pagod ang mga empleyado dahil sa biglaang paglilinis. Grabe, nakakapagod yung ginawa natin. May VIP ba na pupunta ngayon? Pagod na tanong ni Rhea. Hindi ko nga alam eh, nagulat na lang kami pag alis ni Sir Tyler. After nilang mag-usap ni Ma'am Katrina, ayun, inutusan na kaming maglinis. Kaasar nga eh, dahil wala namang bayad na dagdag dito. Dahil si Ma'am Katrina lang naman ang nag-utos. Kung makapag-demand, akala mo amo. Turan ng kasama ni Rhea at nagpunas ng pawis. Matapos noon ay tuwang-tuwa si Katrina nang makita ang paligid na sobrang linis. Umalis ito at maya-maya ay bumalik din kaagad. Bihis na bihis ang dalaga at nakaayos ito. Samantalang sa kabilang banda, si Tyler naman ay excited na sa araw na yon dahil makikilala na ng kanyang ina ang kanyang kasintahan. Dahil traffic ay hapon ang makarating sa restaurant si Tyler at ang kanyang mommy. Mommy, doon ka na po dumaan sa my main entrance, sasalubungin na lang kita. I just need to park the car. See you later. Nakangiting wika ni Tyler. Okay. Tipid na wika ng ina ni Tyler. Kaagad naman na tinawagan ni Tyler ang kasintahan na si Katrina. Hello, hon. What's up? Nasaan na kayo? Tanong kaagad ni Katrina. Kakarating lang namin. Tipid na wika ni Tyler. Really? Sige, I'll prepare. Wika ni Katrina at baka sa boses nito ang excitement. See you! Wika ni Tyler at nakalimutan nito na ibilin sa nobya na nauna na ang kanyang ina. Palingalinga sa paligid si Katrina at hinihintay ang pagdating nila Tyler hanggang sa may pumasok na isang babae na may katandaan na at simple lamang ang pananamit nito. Kaagad na kumunot ang noon ni Katrina at inisip ng dalaga na panira ang matanda kung kaya't kaagad na nilapitan iyon ni Katrina. Anong ginagawa ng isang mahirap dito? At saka ano ba yung suot-suot mo? Merong dress code na sinusunod dito sa restaurant na to. And this is only for the rich people. A poor woman like you for sure cannot afford an exclusive and fancy food in this restaurant. So get out! Masungit na wika ni Katrina sa matandang pumasok sa restaurant. At ito ay si Ginang Marilyn. Napakunot na lamang ang noon ng matanda sa sinambit ng babae. Ganyan ka ba talaga umasta sa mga customer ninyo dito sa restaurant? Napakadesente mo ngang manamit, ngunit ganyan ang ugali mo. Wika ni Ginang Marilyn kay Katrina. Napangisip pa si Katrina sa tinuran ni Ginang Marilyn at inis na nagsalita sa matanda. Hello? As if naman may pakialam ako sa'yo. Get out! Isa kang basura sa lipunan. At saka hindi mo naman afford na makakain sa ganitong kagarbong restaurant. Kung ako sa'yo, tama nang pagpapantasya at lumabas ka na lang. Baka mamaya masuka pang mga customer namin kapag nakita at naamoy ka. Sigaw ni Katrina sa matanda at tinulak-tulak pa nito si Ginang Marilyn. Teka, may hinihintay lang ako. Pwede naman atang tulad ko dito, wala namang masama. Pagdadahilan ni Ginang Marilyn sa dalaga. Baka magnakaw ka pa dito. Kasalanan ko pa. Lumabas ka na nga lang kung ayaw mong ipakaladgad kita. Pagbabanta ni Katrina sa matanda. Teka lang! Pagpupumiglas ni Ginang Marilyn. Kinaladgad ni Katrina ang matanda at sinabunutan pa nito si Ginang Marilyn. Sinabi ko na nga hindi ka pwede. Hindi pwede ang kagaya mo dito, guard. Pakikaladgad nga to dyan. Labas! Sigaw ng dalaga at galit na galit ito. Itinulak pa ng dalaga si Ginang Marilyn dahilan para mapaupo ito sa sahig at tumama ang likod nito sa isang upuan. Aray! Daing ni Ginang Marilyn at napahawak pa ito sa kanyang likod at saka dahan-dahang tumayo. Ginang, lumabas ka na lang po. Wika ng gwardya at pinalabas ng sapilitan si Ginang Marilyn. Awang-awang nakatingin ang isang janitress na si Rhea sa matanda. At hindi na nito natiis pa kaya kaagad itong lumapit sa kinaroroonan ni Ginang Marilyn. Kuya, dahan-dahan naman po.
Nasasaktan si nanay, oh. Hayaan mo na lang po siya. Pakainin niyo po siya. Lahat ng magiging bill sa lahat ng kakainin niya, ako na lang po magbabayad. I-charge niyo na lang po sa akin at ibawas sa sasahurin ko. Di na kayo naaawa, matanda na si nanay, ginaganyan niyo pa. Tura ng dalagang si Rhea sa mga ito at kay Katrina. Wow! Ang lakas mong magsabi, ha? As if naman may pambayad ka, eh janitress ka lang naman dito. Kaya mo bang bayaran lahat ng kinain or kakainin ng matandang yan? Baka nga kulangin pa ang sahod mo sa kakainin ng matandang yan, eh. Tama na, Rhea. Dream on. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Hero? Panginsulto ni Katrina kay Rhea. Naaawa kasi si Rhea sa matanda dahil may lola din siya. Ngunit pinalabas pa rin sila ni Katrina. Ilang sandali pa ay dumating na si Tyler at hinanap nito ang kanyang ina. Laking gulat ng binata nang makita ang kanyang ina na nasa labas ng kanyang restaurant kasama ang janitress na si Rhea at ang kanyang nobya na si Katrina. Bakit nandito ang mommy ko sa labas? Kaagad na tanong ni Tyler at hinawakan ng kanyang ina na pinapakain ni Rhea. Mommy mo siya? Nauutal na tanong ni Katrina at hindi ito makapaniwala. Sa gitna ng komosyon, doon na dumating si Tyler, ang anak ni Ginang Marilyn na nilait at tinulak-tulak ni Katrina. Paghanap ni Tyler sa kanyang ina, laking gulat nito nang makita na nandun sa labas ang kanyang nanay. Hindi sila sabay nito dahil sa likod sa may parking siya dumaan. Oo, siya ang mami ko. At bakit nandito siya sa labas? At teka, tama bang nakikita ko? Pinapakain mo siya, Rhea? Kunot noong tanong ni Tyler at laking gulat nito sa kanyang nakita. Doon na nagsalita si Rhea. Mami mo po siya, sir. Nakita ko kasi na pinapalabas siya ni Ma'am Katrina kaya naaawa ko. Akala ko kasi normal lang siya na customer na karaniwang pinapaalis ni Ma'am Katrina dahil sa pananamit. Tura ni Rhea at napahilamos na lamang sa kanyang mukha si Tyler dahil sa pagkadismaya. Sobrang napahiya si Katrina dahil ang matandang kanyang pinagsasalitaan ng masasakit na salita ay siyang inapala ng nobyong si Tyler. Hindi na nakapagsalita pa si Katrina dahil sa kahihiyan at doon na muli nagsalita si Ginang Marilyn. So, ikaw nga si Katrina. Tama nga mga sinasabi ng ibang tao patungkol sa'yo. Lalo na mga feedback na hindi maganda ang pakikitungo mo sa mga mahihirap. Kaya pala sabi sa akin ng isa kong amiga na hindi daw kagandahan ang ugali ng manager dito sa restaurant ng anak ko. At worst, ay ikaw pang tinutukoy nila. Ikaw pa na magiging daughter-in-law ko to be? I am disappointed. Akala ko'y edukada ka at mabuting babae. Gaya ng kinikwento sa akin ng anak kong si Tyler. Pero mali siya nang nakita. Tandaan mo, kahit anong suot mo ng magagandang kasuotan, hindi nun maitatago ang tunay mong kulay. Wika ni Ginang Marilyn at dismayadong dismayado ito dahil sa ginawa ni Katrina. Maging si Tyler ay hindi ito makapaniwala sa ginawa ni Katrina. Siguro'y nabulag lang din ako dahil sa panlabas na anyo mo, Katrina. Hindi ko akalain na magagawa mong pagtabuyan at saktan ng aking ina dahil lang sa kasuotan nito. Ilang beses na kitang kinausap tungkol dito pero anong ginawa mo? Nakinig ka ba? I think this will be the last time, Katrina. Ayoko na. Let's break up. Hindi ko matatanggap ang isang babaeng matapobre kagaya mo. At dahil sa ginawa mo kay mommy, mas pinutunayan mo lang sa akin na mali ako na minahal kita. Wika ni Tyler. No! You can't just do this to me, Tyler. Panghako, babawi ako. Look, I'm so sorry for what I did. Pagsusumamo ni Katrina. Mahirap humanap ng mga bagay na wala sa'yo. Kung ang talagang kailangan mo ay nasa harapan mo na mismo. Sana magsilbing aral sa buhay mo ang mga nangyari ngayon. You're fired. Wika ni Ginang Marilyn kay Katrina at wala na itong nagawa pa dahil sa kahihiyan na umalis na lamang ito. Tinanggal sa trabaho si Katrina at nakipaghiwalay din sa kanyang kasintahan na si Tyler dahil sa pambabastos sa ina niya. Dito na po ako. Mabuti na lang po at mabuti ng kalagayan mo. Wika ni Rhea at aalis na sana ito.
Teka lang, iha. Pigil ni Ginang Marilyn kay Rhea. Bakit po? May kailangan po ba kayo? May iuutos ka po ba sa akin? Takang tanong ni Rhea kay Ginang Marilyn. Matamis naman ang umiti si Tyler sa dalaga. Salamat sa pagtatanggol kay Mommy. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Wika ni Tyler at umiti kay Rhea. Wala po yun, sir. Naaawa lang talaga ako sa Mommy mo. Siguro kahit kanino gagawin ko po ang bagay na yon. Wika ni Rhea at umiti sa bata. Mabuti kang tao, Rhea. Nakita ko yon nung ipagtanggol mo ako kay Katrina. Kahit na pinagsalitaan ka niya na hindi maganda at nilait ka niya, hindi ka nag-atubiling ipagtanggol ako. Ikaw ang mas karapat dapat sa posisyon ng pagiging manager dahil may puso ka para sa lahat. Wika ni Ginang Marilyn at hindi naman yon inaasahan ni Rhea. Noong una ay tumanggi pa ang dalaga ngunit kalaunan ay tinanggap din iyon ni Rhea. Ipinalit si Rhea sa posisyon na pinagtanggalan kay Katrina. Hindi man ine-expect ni Rhea na sa kanyang pagtulong sa matandang si Ginang Marilyn ay mapapaganda ang kanyang buhay. Simula ng araw na yon, si Rhea na ang naging manager sa restaurant. At madami ang natuwa dahil si Rhea na ang naging manager. Sinikap niya na pagbutihin ang kanyang trabaho at ipinakita ng dalaga sa lahat na karapat dapat siya at deserve niya ang posisyon na ibinigay sa kanya ni Tyler. Nakita naman ni Tyler at Ginang Marilyn ang pagsusumikap ni Rhea sa kanyang trabaho at masigasig ito sa lahat. Manager Rhea, pinapatawag ka po ng isang customer. Wika ng isang empleyado kay Rhea. Kaagad naman na nagtungo dun si Rhea at kinausap ang nagrereklamong customer. Magalang na nakipag-usap ang dalaga sa customer. Madam, ano pong maipaglilingkod ko sa'yo? Tanong ni Rhea sa customer. Sabi ko sa waitress, ayoko ng beans. Pero bakit may beans pa din tong order ko? Galit na tanong ng babae kay Rhea. Oh, I'm very sorry po. Pero huwag po kayong mag-alala dahil papalitan ko po kaagad yung order ninyo at pagsasabihan ko din po yung waitress na naghain sa inyo ng pagkain. Makakaasa po kayo na maayos at magiging mabilis ang aming serbisyo. Pasensya na po ulit sa abala. Wika ni Rhea at magalang itong nakipag-ayos sa customer. Nakita iyon ni Tyler at tutuwa ito dahil sa ipinamalas ni Rhea na pagpapakumbaba. Hindi tuloy maiwasan ni Tyler na pagkumparahin si Rhea at ang dating kasintahan na si Katrina. Pakiramdam ni Tyler ay sana noon pa lang niya nakilala si Rhea. Sana hindi na siya nagsayang pa ng oras kasama si Katrina. Unti-unting naging interesado si Tyler kay Rhea. At tila ba nagkakagusto na ang anak ni Ginang Marilyn na si Tyler ang may-ari ng restaurant kay Rhea dahil sa kabaitan ng dalaga at husay nito sa kanyang trabaho. Kalaunan ay naging close si na Tyler at Rhea. Mas lalong nakilala ng binata ang dalaga at mas lalong nahulog ang loob ng binata kay Rhea. Rhea, bakit ang bait-bait mo? Tanong ni Tyler kay Rhea. Magkasama ang dalawa dahil inilabas ni Tyler si Rhea at niyaya niya itong kumain sa labas. Minsan, kahit ilang beses pang sabihin ng utak natin na tama na, pilit pa rin sinasabi ng puso mong konting tiis pa. Hindi naman talaga ako mabait kung tutuusin. Palaban at maldita din ako. Sadyang maawain lang ako. At naniniwala kasi ako na karma has no menu. But you get served for what you deserve. Mas mabuti pang tapatin ka ng isang tao sa masakit na katotohanan kaysa paniwalain ka sa isang malambing na katotohanan. Alam mo yon, mas magandang mamuhay ka sa mahirap na katotohanan kesa naman mabuhay ka sa puro kasinungalingan dahil hindi ka naman magiging masaya doon. Wika ni Rhea at matamis nang umiti kay Tyler. Sana noon pa lang nakilala na kita. Turan ni Tyler at napatingin naman sa kanyang dalagang si Rhea. Bakit mo naman nasabi yan? Tanong ni Rhea at kunot noo itong napatitig sa binata. Pakiramdam ko kasi ang laki kong tanga na umibig ako sa isang katulad ni Katrina. Ilang taon ako nabulag at naniwala na isa siyang mabuting tao, pero hindi naman pala yun ang katotohanan. Alam mo yun? Mapagkunwari. Wika ni Tyler at napayuko na lamang ito. Pero diba, at least kahit naging tanga ka, natuto ka ng tama. At saka naging masaya ka naman sa naging relasyon nyo, diba? Wala kang dapat pagsisihan doon. Wika ni Rhea at hinawakan naman ni Tyler ang kamay ni Rhea.
Sana kung noon pa lang kita nakilala, baka mas naging masaya pa ako sa piling mo. Rhea, gusto kita. Alam ko na parang napakabilis ng pangyayari. Pero wala eh, tinamaan na ako sa'yo. But don't worry. Hindi mo kailangan napilitan ang sarili mo. Maghihintay ako. At habang hinihintay kong tugon mo, ay ipapakita ko na totoong pagmamahal ko sa'yo. Wika ni Tyler at hinalikan sa noo si Rhea. Ngumiti ang dalaga at saka niyakap si Tyler. Ikaw ang biglaan na kailanman na hindi ko pagsisisihan. Wika ni Rhea at kapwa na patitig ang dalawa sa isa't isa at doon ay naglapat ang kanilang mga labi. Simula nung gabing yon ay pinatunayan ni Tyler na tunay ang kanyang pagmamahal kay Rhea. Sobrang sayang nararamdaman ni Rhea at Tyler habang mas kinikilala nila ang isa't isa. Rhea! Rhea, mahal ko! Sigaw ng isang pamilyar na boses sa labas ng restaurant at nagulat naman si Rhea nang makita si Tyler na may hawak-hawak na bulaklak. Ano na naman tong pahulo mo? Halos araw-araw na lang ata ako nagpapalit ng bulaklak dito sa restaurant mo dahil araw-araw mo din akong binibigyan ng bulaklak. Nakangiting wika ni Rhea at tinanggap ang bigay sa kanya ni Tyler. Siyempre naman, gusto kong iparamdam sa'yo na araw-araw kitang minamahal. Paglalambing ni Tyler kay Rhea at kinilig naman ang mga taong nakakita sa dalawa. Sus, bolero! Tara na sa loob at madami pang customer naghihintay sa ating serbisyo. Turan ni Rhea at napangiti naman si Tyler. Makalipas ang ilang buwan ay sinagot din ni Rhea si Tyler at makalipas ang isang taon na pagiging magkasintahan ay naisip na ni Tyler na ayain si Rhea ng kasal. Rhea, tara na! Malilate na tayo sa restaurant! Wika ni Tyler at nagmadali naman ang dalaga na lumabas ng kanyang silid. Madaling-madali ka naman! Dain ni Rhea at natawa naman si Tyler. Eh kasi naman po, anong oras na oh? Tura ni Tyler at ipinakita kay Rhea ang oras. Hala, anong oras na? Late na tayo. Kawawa naman yung mga nauna na dun sa restaurant. Panigurado aligaga na sila. Nag-aalala ang wika ni Rhea. Hindi nito alam na ipinasara pala ni Tyler ang kanyang restaurant para sa kanyang gagawing proposal sa dalaga. Pagdating sa restaurant ay laking pagtataka ni Rhea dahil walang katao-tao. Mauna ka na sa loob, wika ni Tyler na sinunod naman ng dalaga. Matapos noon, pagpasok ni Rhea ay nakita niya ang sorpresa ni Tyler na para sa kanya at naiyak na lamang ito. Kaya pala madaling-madali, lumuluhang wika ni Rhea at ngumiti naman sa kanya si Tyler. Kumain ang dalawa. Isinayaw ni Tyler si Rhea hanggang sa bigla na lang lumuhod si Tyler sa dalaga. Ang iyong pag-ibig ay maihahambing sa lamig ng ilog sa gabi at sa araw-araw. Ang iyong puso ang pinakamahusay at ikaw ang pinakamahusay. Mahal, mahal kita. Maaaring maging mahirap na makahanap ng tamang tao. Ngunit pinupuri ko ang Panginoon sa paghatid sa akin sa iyo dahil ikaw ang taong yon. I love you forever, mahal ko. Sabi ng iba, ang pagmamahal sa isang tao ay nangangailangan ng pagdurusa at sakripisyo. Gayunpaman, mahal, mas gugustuhin kong magdusa at magsakripisyo kesa hindi kita mahalin. Dumating ang punto ng buhay ko na kinwestiyon ko kung paano kita nahanap dahil ikaw ang taong nagpabago sa universo ko. Will you marry me? Mahabang litanya ni Tyler at inalok ng kasal si Rhea. Hindi naman pinatagal ni Rhea ang lahat at tumango ito at sobrang sayang nararamdaman ng dalawa. Lumipas ang ilang araw. Umaten ang party ng mayayaman sina Tyler at sinabi niya si Rhea. Doon ay nakasalubong ni Rhea si Katrina dahil nauna ang dalaga na pumasok sa venue. Ininsulto ni Katrina si Rhea. Oh, anong ginagawa mo dito? May nakuha ka bang sugar daddy? Bakit nandito ka? Alam mo, kahit magsuot ka pa ng pangmayaman, eh amoy mabaho ka pa rin. At hindi mo maitatago na janitress ka lang. Pang-insulto ni Katrina kay Rhea. Ngunit hindi nagsalita si Rhea at maya-maya ay laking gulat ni Katrina nang magsalita sa taas ng stage ang dating kasintahan niya na president ng mga restaurants na si Tyler at ipinakilala nito si Rhea bilang fiance at ikakasal na sila. Sobrang napahiya naman si Katrina at pakiramdam niya ay ilang beses nang natapakan ang pagkataon niya dahil kay Rhea.
Samantalang si Tyler at Rhea ay hindi na lamang pinansin pa si Katrina at naging masaya na lamang sa gabing yon. Kalaunan ay nagpakasal si Rhea at Tyler. Naging masaya sila sa kanilang relasyon at magkasamang hinarap ang kinabukasan. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!